Magandang umaga po mga kaibigan. Welcome to our Wednesday Roundtable at Lido. Marami tayong pag-uusapan, lalo pa at pinakamainit ang naganap na SONA. Pag-uusapan natin kung ano ba ang nakita ng ating mga panauhin. Ano ba ang nangyari? Yung bang kanilang inaasahan ay nagkatotoo? So, yan po ang tenor ng ating pagtatanghal sa araw na ito. At ngayong umagang ito, ang mga panauhin po natin ay mga dalubhasa sa kani-kanila po namang mga ika na pinagkasanayan. Ano ba ika yung pinakamahalagang bagay sa tao? Una, meron ba siyang makakain? Meron ba siyang pambili? Kumusta ba ang takbo ng ekonomiya? May patutunguhan ba? O tayo ba ay maghihikahos? Meron din tayong kasama na magbibigay ng pananaw tungkol po naman doon sa kahilingang ibalik ang death penalty. Sabi nung ilang mga pantas na nakakwentuhan ko, bakit mo pa ikakailangan yung death penalty? May tinitigok na kahit wala pa yung death penalty. Kasama rin po natin ang dalawang abogado mula po naman sa National Union of People's Lawyers. Kasama rin natin ang isang manggagamot at isang taga Marawi at isang mambabatas. So today we're joined by Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Si Ginoong Jerry Bernabe, isa po namang senior staff ng Episcopal Commission on Prison Pastoral Care ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. He's representing Bishop Joel Bailon of the Diocese of Legazpi. Kasama rin po natin mga kaibigan sa ating panel si Attorney Efraim Cortez at si Attorney Jocely Dainla mula sa NUPL. Si Dr. Ted Erbosa is also with us. Inaasahan ko makakasama natin si Tong Pakasum Jr. ng grupo po naman mula sa Marawi. At nasa linya na rin, kasama na rin natin si Congressman Zarate ng Bayan muna. Siguro let's start. Doon sa ekonomiya muna tayo. Sunny, magandang umaga. Anong tingin mo, binanggit ba sa SONA yung tungkol sa kabuhayan ng mga Pilipino? May kinabukasan ba tayo? Magandang umaga, Sir Melo, sa mga kasama sa panel. Minsan naging narilito ako pakinggan si President Duterte kasi parang naghahalo yung pagsasabi ng totoo, yung pag-iiwas ng katotohanan, or minsan lantarang hindi pagsabi ng totoo. Kung dun sa ekonomiya, ang pinakadlang po sa amin dun ay reading behind the line, between the lines siya. Parang wala silang plano para salbayin ang ekonomiya. Tapos medyo in-exaggerate pa yung binibigay na tulong. Para sa amin, yung bottom line na kailangan harapin ng gobyerno, nasa gitna na yung mundo sa pinakamatinding recession since the Great Depression of the 1920s. Yung Pilipinas ay nasa pinakamatinding pagbagsak na ekonomiya at the least sa tatlong kalahating dekada, posible sa kanyang kasaysayan. Noong Abril, merong 14 milyon Pilipino na walang trabaho. Idagdag pa, may 7 milyon na kahit may trabaho, walang kita. Ang unemployment rate ay 29%. So sa harap ng ganyang klaseng kalagayan, maghahanap ka ng ano bang solusyon ng gobyerno para salbihin ang kabuhayan ng milyon-milyon Pilipino. Sobra kami nagulat, inulit lamang yung sinasabi ng Department of Finance sa nakaraang 3 taon. Parang paulit-ulit, bigyan ng dagdag na tax break sa mga malalaking kumpanya, pinilit pa rin yung bill, kahit na sa tingin namin marami dyan ay ma-aksay na yung pera kasi nasa mga proyekto na hindi na viable. Ikatlo, wala rin sinabi na magbibigay ng dagdag na suporta para sa milyong-milyong mahirap na Pilipino. Kaya sa pangkalahatan, talagang gusto mo maging optimistic. Kahit ikalimang SONA na to, gusto natin maging optimistic sa matitinig natin, pero wala talaga tayo nakitang plano paano. Napagit na naman, isang araw, wala tayong na plano kung paano salbahin yung ekonomiya. Much more, wala tayong tig na plano kung paano sasalbihin yung mamamayan na pinakamahalagang bahagi ng ekonomiya. Okay, thank you, Sunny. Simula pa lang yan, mga kaibigan. Kasama natin ngayon, si Ginoong Jerry Bernabe. Kayo ba yung nasindak nung sabihin ibabalik yung death penalty? Una-una, Sir Melo at lahat ng mga nakikinig po at nanonood nitong palatuntunan ito. Sa totoo lang, Sir Melo, hindi na kami nagulat dahil may mga ilan na nagsabi, no, lalo na yung mga mababatas na malapit sa Pangulo,
na ito daw yata ay isang magiging isang malaking bahagi ng magiging sona nga ng ating presidente noong Lunes. So hindi na kami nagitla no na kasama nga ito sa mga ano sa mga isusulong niya. Nakakalungkot lang si Melo at mga kababayan na sa panahon ng pandemya ngayon na napakaraming suliranin na hinaharap ng ating bayan, eh ito pa yung natuunang, ito pa yung binigyan diin ng ating Pangulo, no? Yung pagkitil sa buhay na under the guise ng sinasabi niyang pagpapanatili ng kapayapaan at stability ng ating bayan, eh ito pang tungkol sa death penalty ang kanyang hinighlight, no? At kung mapapansin mo, Sir Melo, nagsulisit pa siya ng applause eh, mula dun sa mga mababatas na nandun. At nakakalungkot, no? Na in the light of these many problems we're facing right now, eh parusang kamatayan pa rin ang kanyang solusyon, no? Eh, and dati niya nang sinasabi ito eh, simula pa nung siya'y nangangampanya at nung siya'y naluklok bilang Pangulo. Pero it seems na yun nga, no? Sinasabi nga ng karamihan, baka hindi na kailangan itong death penalty kasi sa dami ng mga namamatay extrajudicially, baka wala na pong need pa para rito sa ating death penalty. Pero yun nga lang po, sa kami po sa hanay ng simbahan, nalulungkot po kami dahil ito pa ang binibigay emphasis ng ating presidente sa mga panahon ito. Okay. Magtungo tayo sa NUPL. Kasama natin si Attorney Efraim Cortez. Kayo ba ay natutuwa, nalulungkot, nangangamba sa naganap na State of the Nation address ng Pangulo? Magandang umaga, Melo, sa ating mga nanonood at tagapakinig dito sa programa. Unang-una, hindi na nakakagulat yung pongno yung naging address ng Pangulo. Expected na ganun ang gagawin niya. Ganun naman siya, no? Hindi siya nagbibigay ng address, hindi nagra-run. Pero siyempre, disappointed pa rin kasi we're in the middle of a crisis. Nasa kalagitnaan tayo ng isang pandemic. Dumapa ng gustong marami nating mga kababayan sa epekto no ng mga measures na ginawa nila para sa i-address ang pandemic. Pero walang hindi man lang siya nagbanggit ng plano kung paano tugunan yung pangangailangan lalo na mga milyong-milyong mga Pilipino na nawalan ng trabaho, paano yung mga maliliit na mga businessman ano na nanganganib na magsara at yung mga nagsara na dahil rin sa epekto ng pandemic. At mas pinili pa niya no na birahin si Senator Drilon, mag-threaten sa mga telcos kaysa i-address yung mga basic issues na kailangan niya address. For example, yung pangunahing problema natin ngayon, isa sa mga panuang problema, yung widespread na human rights violation. Bago pa man ng pandemic, nakakitaan ito ng pag-worsen ng repression at ng malawakang human rights violation. Na na-highlight ito nung panahon ng pandemic na lalong naging komplikado dahil na rin sa militaristic way of implementing yung kanilang ECQ guidelines. At hindi rin habang nangyayari itong lahat, mas pinili pa nilang ipasa yung anti-terror law kaysa magtuon doon sa kung paano harapin yung pandemic. So, nakakalungkot at nakakabahala rin, ano? Dahil andyan ay anti-terror law, ngayon naman ay gusto nilang ipasa yung death penalty. So malinaw dito na talagang para silang headless chicken na hindi nila alam yung gagawin. Kaya siguro ganun ang naging tema at tenor ng address ng ating Pangulo. Hindi siya address actually, it was a rant. At makikita natin ang isang gobyerno no, na isang incompetent at obviously ay walang kaplano-plano upang i-address yung mga pangangailangan ng mamamayan. Okay. Salamat. Hindi ba kayo nangangamba doon sa mga napapatay ng mga abogado over the past few weeks? Yun, nakakapangamba. Ano, yung pinakahuli nga, isa pang senior na prosecutor sa Manila. At nakikita natin yung sinasabi namin kanina, kahit in the midst of pandemic, hindi pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang atake sa ating mamamayan. At pati yung mga abogado ano ay patuloy pa rin na under attack kahit na in the midst of the pandemic. Tandaan natin, ang huling pinatay ay isang senior prosecutor sa City of Manila. Kung sila nga na parte ng gobyerno ay napapatay, paano na lang yung mga
iba pang abogado no na mga human rights lawyer na nasa probinsya na wala sa spotlight at patuloy na naglilingkod at pinagtatanggol yung mga biktima ng human rights violation. Nakapangamba ito, Melo, at nakikita natin na walang paghupa ng atake sa aming mga abogado. Okay. Magtungo tayo sa isang manggagamot. Dr. Ted Herbosa, what is your prognosis? Biglang ganun eh. Ano ba? Kaya muna, diagnosis muna bago. Diagnosis ka. Importante mag-diagnose muna at malaman ko ano. Alam nyo, sa isang pandemya, ang tinuturo namin sa medical school ay yung tinatawag na risk communication. The rumors spread faster than the virus. Yan ang pinakamabigat na problema sa isang pandemya o epidemya. At nakita ko to. Umasa sana ako na ang SONA ay magamit ng Pangulo para mailantad yung plano. Apparently, ang ginawa nila, nagkaroon sila ng pre-SONA. Yung pre-SONA nangyari nung Friday at natalisod lang ako doon. Nakita ko, ongoing. Nandoon yung lahat ng mga head ng IATF at ng mga task group na gumagawa ng National Task Force at saka National Action Plan. So may plano naman. Mukhang hindi na i-communicate ito. Ito sana ang pagkakataon para maisabi sa lahat ng taong bayan kung ano ba talaga ang plano laban sa pandemya na COVID-19. Ang masakit dito ay ang pandemya duktong-duktong sa ekonomiya, duktong-duktong sa pagpasok sa eskwela. At parang sa akin, sana pinuri niya yung mga sundalo. Yung mga sundalong nasa ospital. Yung mga doktor, yung mga nurse. Isang linya lang yata yung sinabi. Pero ako, dahil ako directly with them, pagod na sila. Madaming may psychological issues. Maraming nagre-resign. At parang there is no end in sight. So in a war, kailangan yung general, ano niya yung moral ng troops niya. So sa akin, yun ang sana nadagdagan yun. Sana may nag-advise pa na ekonomiya at saka politika at saka rant ang nasabi. Ang pangalawa, bilang doktor, nadinig ko tatlong beses niya minimension yung bakuna. Alam mo, bilang doktor kasi, yung bakuna na yan, bibilin din natin sa ibang bansa kasi wala tayong vaccine self-sufficiency program. So ako, ang feeling ko, dapat ang matuturo ka natin ay ibang bagay kasi hindi naman tayo bebentahan ng bakuna ng bansa na makakabento ng bakuna. Magta-trial lang sila dito kasi marami tayong kaso. Pero pagdating sa bentahan, ibenta siyempre muna nila yun sa sarili nilang mga tao kung talaga epektibo yan. Pag may sobra sila, tsaka lang tayo bibigyan. So importante sa akin na madami din pagkukulang, lumabas lahat dito sa pandemya, yung pagkukulang sa pag-invest ng ating mga legislature at executive branch sa health system natin. So lumabas sa pandemya ang weakness ng ating health system, ang cracks, kulang ng ospital, kulang ng doktor, kulang ng nurse, kulang ng gamot, kulang ng bakuna. So sana na-address yon kasi yun yung ina-address ngayon. Yun ang mga ating mga gagamitin panlaban sa bakuna. Yun lang, Melo. Sa tingin mo ba sintunado yung SONA? Sintunado? Teka, hindi yata kanta yun. Mali naman talaga mag-speech ang ating Pangulo. Parang matalinhaga. At hirap ako intindihin bilang isang doktor na kailangan ang facts sa akin organized, parang may outline yan, malinaw. Sabi nga, i-diagnosis muna, symptoms, physical exam, pagkatapos tsaka mo i-x-ray, ECG, pagkatapos malalaman mo kung anong gagawin at alam anong mong gamot ang gagamitin. So medyo pinaghalo-halo kasi lahat ng problema at parang may sagot. So parang ako, to me, it's the style ng pagkakasabi nitong mga nangyayari sa ekonomiya, sa social problems, at saka sa ating health problems. Anyway, andito naman yung ibang eksperto natin para magsalita tungkol sa social, economic, and legal issues na binanggit sa SONA. Okay. Ako, doon na lang sa health issues. Mamaya na yung prognosis, ha? Mamaya na. Congressman Carlos Zarate, ano po ang inyong nadama doon sa narinig ninyo sa SONA? Salamat, Melo. Magandang umaga sa ating mga kasamahan. I share the sentiments ng ating mga kasamahan dito. Ano, nakapanghinayang, nakakabahala, pero nakapanggalit na rin dahil ang inaasahan natin ay sana magsalita nga siya how can we move forward, no? Pero ang nangyari doon, Melo, parang ito na kasi dapat yung kanyang
huling State of the Nation address na talagang he can set the direction, no? Panglima na niya ito. Pero gaya nga lang nasabi ni Doc Teddy, eh kalat pa rin, no? Hindi mo parang hindi mo malaman kung ano talaga ang mensahe, no? Naging State of the Drill on Rant or State of the Lopez Rant, no? Sa wala pang 5 minutes ay diretso na kaagad siya sa rant niya against Senator Drilon and the Lopezes, no? So yun yung ano doon, sayang kasi next year yung sona niya, he will already, kung magkakaroon na ng eleksyon, ha, he will already be a lame duck president by that time kasi ang mga tao niyan, ang lalo na mga politiko ay 2022 eleksyon na ang tinitingnan, no? May kanyang guhitan na yan kung saan sila aliado, kaya ito talaga yung the last, yung Monday, yung last opportunity niya, no? Serious opportunity to set the direction where this country will go, especially in this grave crisis, no? Na naharap na natin bago pa man sumabog itong pandemya ng COVID, mas lalo pang lumala ngayon dahil nga sa pandemya ng COVID, no? Kung siguro simbolismo, Melo, no? The fact na yung mga mayroong mga gustong sumama doon sa SONA ay hindi na nakasama dahil nga nag-positive sila doon sa COVID-19 is a message enough, no? Na talagang seryoso yung problemang ito. The fact na ang sa panglimang sona ni Pangulong Duterte, ang kaharap niya doon ay 100 na lang siguro, more or less, is also a simbolismo, no, nung nangyayari ngayon sa ating bansa na nahihiwalay siya sa realidad ng mga tao dahil ang realidad, yung mga tao nandoon sa University of the Philippines naniningil, no? Libo-libo ang nandoon at naniningil sa kanya. So yun yung nangyari noong Monday, Melo, no? At gaya nga ng nabanggit ni Sunny kanina, we were expecting kahit na sa ekonomiya, balik lang sa normal sila, build, tapos tinutulak yung mga bills na menensyon niya, matampok doon, gusto niyang ipasa na kaagad itong sitira or yung tinatawag nila bill ngayon na sila na rin na nagsabi, yung Department of Finance, pag talagang itinuloy ito, ang mawawala sa atin ay 259 billion. No? Dahil ibabagsak mo yung corporate income tax from 30% to 20%. At marami pang ibang siyang mga prescription, if I may use the medical term, na hindi siya ang tama sa sakit na kinakaharap ngayon ng ating bayan, Melo. So what you're saying is parang medyo malayo sa katotohanan yung sinabi ng Pangulo noong Lunes? Well, kasi ang in-expect nga natin talaga, ano ba yung plano mo para bumangon ng ating ekonomiya, no? Sabi nung kanyang tagapagsalita, meron ng mga broad strokes doon. Sa 5 taon, no, na puro ganun na tayo, kanyang interpretasyon tayo sa broad strokes, di na kailangan natin ngayon. Malinaw, comprehensibo at cohesive na makita in terms of medical, health, and even economic solutions na in this or in the next 2 years of the remaining 2 years of the Duterte administration, Melo. So, okay. Medyo nakakatakot yun, nakakapangamba. Pero, Sunny, sa tingin mo ba, lalong titindi yung kahirapan dahilan sa may mga kakilala akong may restaurant, nagsarado na eh. Restaurant pa lang yon. May nakausap akong negosyante, ang sabi, very critical yung September-October sapagkat baka mas maraming magsara and we will have a very bleak Christmas, so to speak. How do you look at it, Sunny? Okay, unmute. Yes. Sige po. Sir Mele, ito actually yung sobrang nakakalungkot. Parang hindi, like, si President Duterte, sige, i-grant na natin, sinasabi niya wala siyang alam about economics, mag-defer sa economic manager. So actually, malino naman, hindi dun sa SONA, inamin naman niya, marami sinasabi, hindi inintindihan. Siguro inintindihan niya yung mga rant niya against oligarchs and drugs. Pero pinakakalungkot dito, yung economic managers natin, yung nga, sa gitna ng pinakamatiting krisis sa ekonomiya, sa design ng bansa, ang solution nila, kasi hindi solution, inulit lang yung dati nila mga proposals. So parang, 3 major points namin dyan. Una, parang hindi natunawan na nagbago na yung mundo, na because of the pandemic, because of the local crisis and global crisis, parang
hindi sila nag-adjust ang kanilang mga patakaran sa ekonomiya at sa instead ginagamit pang excuse para ipush yung dati nilang agenda like yung tax breaks, yung build and all the mga old proposals nila. So isang problem yon, hindi nila nakita nagbago yung mundo drastically. Okay. Yung sobrang bothersome sa amin, even yung mismong Dole nila, yung Dole nag-report over 100,000 na mga establishmento, nasa formal sector lang to, ay nagsara na or na nag-flexible work arrangements. Epekto niya, naging 3 milyong manggagawa, either na wala ng trabaho or dahil nasa flexi-work, bumagsak ang kanilang kita. So, mismo yung datos ay, tapos yung labor force data pa, underestimated, pero even yung labor force data nila, makakita, halos 8 million, over 7 million ang nawala ng trabaho. Estimate ka namin, dapat 14 million yan. So even yung datos ng gobyerno, nakita talaga yung epekto sa karaniwang Pilipino. So isipin mo, sila may, tinga, kung yun ang prescription, kung yun ang diagnosis, kailangan may kakibat na prescription na umaangkop dun sa sitwasyon na yon. Apparently, in denial pa rin sila. If anything nga, inulit na naman ni President Duterte na we're not stuck ba, mga DOF terms po eh. Strong fiscal position, prudent fiscal management. Parang, oh my God, di ba parang dito yung panahon na magtitipid ka sa panahon ng krisis. Ikatlo, kung sasabihin ng gobyerno na walang pera, sobrang hindi totoo yun. Yung nabanggit ni Kong Kaloy na create law, kung wala ng pera ang gobyerno, bakit isa sa pinapush, pinalagay mo, nilagay mo sa bibig ni Pangulong Duterte ay yung create law? Kasi kung walang pera, yung create law, magtatanggal ng about 40 billion pesos sa kaban ng gobyerno for 2020 alone. At magtatanggal ng additional 225 billion sa mga darating na taon. So kung walang pera yung gobyerno para sa pag-responde, ba't ka nagpipilit sa isang corporate tax break na pinakamalaki sa kasasayan ng bansa? Ikalawa, isinasabi ng credit worthiness, ang galing-galing natin, parang hindi na matalaman ng gobyerno. May mga bansa tulad ng Vietnam or Indonesia, even Thailand, relatibong hindi kasi yung credit worthy natin, pero mas malaking ginagastos nila para mag-responde dun sa COVID. Sa IMF data na kuha namin kagabi lang, sinay ko para sa inyo. Yung Philippines, gumagastos ng patumbas ng 3.1% of the economy, of GDP, in 2020 para mag-responde. So maganda yun kasi yung panukat yan bati sa kakayanan ng bayan laki na ekonomiya. Yung 3.1% sa Pilipinas, yung Indonesia 4.4%, yung Vietnam 15.3%, yung Thailand 10%. Grabe yung Singapore, halos 20%. Pero point lang doon, may mga bansa, hindi kasing credit worthy natin, pero dahil hindi nila ginagawang end of development yung credit worthiness, tulad ng pag-isip ng finance managers natin, may kakibat silang pag-responde para salbahin yung mga tao at yung kadalang ekonomiya. So parang, yun lang binaya may maintindihan, kahit na pinasa yung 140 billion peso na stimulus package, nabalita kagabi, pinasa ng Senado, 22 votes against one dissenting, 140 billion pesos worth lang siya. Walang magagawa yun. Kumbaga, huling stimulus bill na yan sa ASA, ang liit-liit pa, kakarampot pa. Tapos, compared yan dun sa original proposal ng Senate and ng Congress, about 1.3 to 1.4 trillion. Dahil nagsalitaan DOF, masyado malaki, wala tayong pera para dyan. Kinatay ito about 10% from 1.3 to 1.4 trillion, 340 billion na lang sa Senate, I think 160 billion dun sa Kongreso. So parang ang bottom line, mukhang the government doesn't care about saving the people, much less saving the economy. And yung sinasabi nilang fiscal prudence, creditworthiness, ang central bankers na ganyan, parang maging sikat sila at bigyan ng mga awards na good prudent management. At kung yun ang pagpapatawin na ekonomiya, babagsak talaga yung kabuhayan ng million-million Pilipino. Sunny, kung di ako nagkakamali, pag sinabing credit worthy ka, maayos kang magbayad. Nagbabayad ka ng tama, nagbabayad ka sa tamang oras, kaya maganda yung rating mo. Pero kung walang pandemya, siguro pwede yun, di ba? Actually, magandang point yun. Kasi yung credit worthiness, sinasabi lang yan ay mapagkakatiwala ka magbayad. So kumbaga, hindi siya panukat ng pag-unlad, panukat siya na handa ka magtaas ng buwis kahit sa mga hirap para makapagbayad ng utang. So mali yun. Pero tingin ko may isa akong naisip na ngayon labang kasalita kayo. Kung credit worthy nga tayo, dapat pinanghawakan ng gobyerno yon para sabihin, yan, napakita namin 3 dekada mula dun sa honor thy death ni Cory Aquino,
tinutunayan namin, we will do our best to pay our debts. Pero may crisis ngayon. At dahil may crisis, pagkatiwala mo kami na we're creditworthy, pero for now, may mas mali kami yung paggagastusan. Kaya hindi ko na pag-isip ng ano eh, ng finance people natin. Sa finance people natin, ang pinaka metric or pinaka mataas na pamantayan ng tagumpay sa kanila ay maging creditworthy. So medyo ang kitid ng pag-iisip. Kaya kakitirin ng pag-iisip na yun, yung mag-resulta sa pagbagsak na ekonomiya. At worse than that, yung paghirap nga ng million-million Pilipino na sinasanta din talaga nila. Parang ano, sinabahas ng ekonomiya. Ano impact ng pag-uwi ng higit sa 100,000 OFWs na pinagkagastusan ng Republika ng Pilipinas sa repatriation? Ano impact nitong nakikita nyo doon sa remittances at yung impact nito sa GDP at GNI? Alam mo, Sir Melo, sa ngayon, marami nakita kaming modeling from the IMF, from the World Bank, even from the Ateneo School of Economics. Actually, wala nakakaalam kung anong biging epekto sa overseas remittances. Si Secretary Pernia, bago siya matanggal, nag-estimate siya 300 to 400,000 na OFWs natin ay either mawalan ng trabaho, babagsak ang kita. Yung OYC nag-estimate ng DSA yata nag-estimate, ay naman sorry, Bangko Sentral, in-estimate may 2 to 3% fall in remittances, it's about $6 to $9 billion. So parang actually very uncertain ngayon. Ang tingin namin mahalaga lang mapunto dito, si President Duterte ang dami sinabi about tutulungan natin yung OFWs, di ba? Magkaka-retraining, magkaka-education sa kanila, TESDA para magkakaroon ng trabaho. Actually, propaganda lang yun eh. Kasi pinakamatinding crisis ng unemployment sa Pilipinas. Tapos sa pangakuhin mo sa OFWs, okay, mag-alala, konting job placement lang, konting day na makakaroon ng trabaho. Actually, for propaganda purpose lang yun, na kung wari may ginagawa. Kasi at the end of the day, kung hindi maglalabas sa merang gobyerno, pero yung ginagawa ng mga karating nating bansa, Thailand, Vietnam, Indonesia, even actually Malaysia, Singapore, kung di natin gaya yung ginagawa nila na mas malaking lalabas ng gobyerno at makikialam sa ekonomiya para kumbaga, mas simulate siya, para adrenaline rush siya, ano man ang pangako mo na hindi sa OFWs, huwag kayong mag-alala, uwi kayo dito, may ibang trabaho para sa inyo, it won't be enough eh. So parang, kaya actually, medyo mahaba-haba yung sinabi ni Pangulong Duterte na tulong sa OFWs. Pero alam mo, kaya naman sila nag-abro dahil walang trabaho dito dati. And much more, walang trabaho dito ngayon. Okay. Malupit yun. Doc Ted, magkano ba ginagastos ng ating pamahalaan para sa health sector? You once sat sa Department of Health. Nagkaroon ba ng improvement sa budget ng DOH? Ang huling datos na nabasa ko, nasa 4.5% of GDP na tayo eh. Nag-umpisa ako noong 2010, parang nasa 1.8% of GDP. At sa tulong nung Syntax Law na pinasa nung legislation noong 2012, na-cover natin yung mga poor. So umakyat yung budget, nag 5 times yung health budget and then nag-improve. Pero kulang pa rin yun, ano? Kasi ang recommendation ng WHO for a health system to be yung so-so, pasado lang, eh yung pasang-awa, eh 5% of GDP. So, nasa baba pa tayo ng 5%. Ang mga ibang bansa, kagaya ng Singapore, nasa 9%. Ang Japan yata, 15% of GDP. Ang US, parang 17% of GDP. So, malayo tayo, no? Kailangan doblehin pa natin yung gastos natin sa healthcare at 4, siguro, maging 8 yan. So, pati yung hospital natin, yung infrastructure, kitang-kita, puno lahat ng hospital ngayon sa Metro Manila. So ang nakikita mo na magnify in a pandemic, nag-magnify yung weakness ng health system. So we need to strengthen the health system by investing. Ako ang thinking ko nga, baka sa economic jobs and construction, nang i-build natin mga ospital. In the beginning, nung nag-umpisa to, ewan ko, akala siguro nila, nag-joke ako, sumulat ako bilang Executive Vice President ng UP at merong plano kasi dyan na pasado na sa NEDA na magtayo ng PGH Diliman, isang 700-bed hospital. At sumulat ako sa IATF, sabi ko, itayo na natin to. Marso po yun, ha? Marso, kasi binabantayan ko yung pandemya mula noong December. Sabi ko, itayo na natin to kasi sa China, nagtayo sila in 2 weeks ng dalawang 1,000-bed hospital. Sabi ko, hindi naman ako naniniwala hindi natin kaya gawin to. Kung sinunod nila yung mungkahi ko, siguro tapos na yung hospital na yun ngayon. Di ba, meron na tayong isang 700-bed hospital na dumagdag.
Eh, ang ginawa ay ginastos natin sa mga pasilidad na nirepurpose. Eh, pag natapos ang pandemya, wala na naman tayong ospital. Kasi okay, hotel na naman yon, convention center na naman yun ulit. Ganun, sayang yung ginastos din natin, okay, di ba? Yeah. Sunny, bago tayo magtungo kay Congressman sa power of the purse, anong masasabi mo, Sunny? Gusto ko lang i-affirm yung sinabi ni Doc Ted kasi nakakuha, di ba, gusto ng gobyerno yung build, infrastructure spending. Nakakuha kami ng data recently from the DBM. Actually, yung budget para sa health infrastructure, grabe yung pagbagsak. Noong 2018, nasa almost 20 billion pesos ang ginastos for hospitals and health centers. Itong 2020, less than 2 billion na naka-allot, 1.9 billion lamang. Tapos, nakita namin yung budget for health facilities enhancement from 30 billion in 2018, 8 billion na lang for 2020. So, gusto lang kayo affirm na isa yung dahilan kung bakit alintali tayo ngayon sa pag-responde sa COVID is because yung mismong public health sector, tinatay ni Pangulong Duterte sa spirit ng privatisasyon. And I think magandang moment to para matunawan din yung publiko na kung gusto natin ng sapat na health system na may sapat na kapasidad, may hangganan yung pag-provide ng private health sector. Kasi yung Save Health at Health Financing Program, ang idea doon, incentivize yung mga negosyante na pumasok sa hospital. Ang limitasyon nun, yung negosyante, yung excess capacity, katumbas ng idle capital, ibig sabihin, patay na capital, ibig sabihin, bawas sa tubo. So, hindi ever magiging part na isang privatized hospital na may excess capacity na halimbawa makapaghabol sa panahon ng pandemya. So, isasagad nila palagi yon to be profit maximizing. So, tingin namin, yung nabanggit ni Doc Ted na sobrang kahirapan niya. Ito, nagpaalam ako pero hindi ako binigyan ng pinahintulutan. Kahapon lamang, may isang very, very high government official. As in, yung plate number niya, ilang digit. Naghanap siya. Ayoko banggitin, gusto sana banggitin pero sabi niya wag. Kahapon lamang, yung may problema sa anak niya, umikot siya ng mga hospital, hindi COVID-related, hindi siya ma-entertain. Dito sa NCR yan. Because punong-puno na talaga at medyo hindi naman mortal yung condition pero relatively serious siya pero hindi maasikaso ng mga ospital. So ang point nandoon, tinatay ng government through decades ng ating public health system, lumala under Pangulong Duterte despite nga itong build infrastructure, private health infrastructure hindi ginagawa doon. Tapos yung pinangako ng universal healthcare primarily to a financing mechanism like PhilHealth to incentivize private hospitals. Ingat, pinapakita ng pandemya that will never be enough to provide the capacity needed, especially to compensate for the needs in times of mga pandemic. Okay. Yeah. Congressman Caloy, sa tingin po ba ninyo merong pang power of the purse ang House of Representatives to go over the budget when what the palace wants, the palace seems to get from the House of Representatives? Yes, Melo, power of the coin purse. Coin purse. Hindi talaga yung realistic na power of the purse, no? Tama yan, Melo. Kaya naman nung natapos na lang yung first regular session ng 18th Congress, no? Wala talagang naipasang medical, health and economic stimulus bill, no? Dahil ayaw nung hindi nakakasundo ang Malacañang at ang Kongreso, at alam naman natin at the end of the day ang mga economic managers ang makapangyarihan diyan, no? Well, doon naman sa usapin ng I certainly agree doon sa sinabi ni Doc Ted at ni Sunny, no, na ano ba talaga i-prioritize natin ngayon dahil ang isang nakita talaga natin dito sa pandemya ng COVID, lumitaw talaga yung pagiging palpak ng ating, especially ng ating public healthcare system. Pero kung usapin, Melo, halimbawa, meron bang pagkukuna ng pondo, no? Bakit na ganun na lang ang agresibo ang Duterte administration na isang tabi na muna nila yung kukolektahin nila, supposedly pag hindi sila hindi pinasa yung CREATE. Pero ang alam natin, Melo, kasi they're awash with the cash, no? Meron silang ang the Bureau of Treasury ay parang sinabi there's 900 billion
in cash, no? Ito ay galing doon sa 1.5 trillion na pinang more or less na pinangutang natin during the time of the pandemic. So ito yung ngayon na siguro pinagpaplanuhan, paano ba natin gastahin itong 900 billion in cash na ito, no? And yun ang kailangan busisihin talaga namin. As mentioned earlier, ang Senado kahapon, yung ibinitin nila na bayanihan to recover as one ay ipinasana nila dahil sa 140 billion. Sabi nga ni Sunny, yan yata ang isa sa pinakamababang economic stimulus, no? Late na, mas maliit pa, no? Dahil ayaw ng economic managers. But tingnan natin kung anong mangyayari dito sa House. Dahil I think isasalang na rin yung similar version na medyo mas mataas ang pondong na pinag-uusapan dito sa House. But again, Melo, at the end of the day, sabi mo nga, talaga bang may power of the purse kayo? At the end of the day, ang ano pa rin yan, makapangyarihan ay ang Malacanang, no? At kung paano niya masatisfy ang kanyang mga kaalyado in both houses, Melo. So what you're saying is they can be so generous with our money. Yes, ganun naman talaga ang kalakaran dyan, no? Especially, hindi mawawala dyan sa Horizon, Melo, na kailangan mong itong mga kaalyado mo ngayon ay kailangan ma-unify mo pa rin sila dahil remember, no, dalawang taon na lang yan, no? At kailangan itawid mo kung ano man ang dapat itawid mo beyond 2022. So, very crucial itong 2021 budget. And I hope, ang talagang hinihiling na natin na bigyan nyo naman kahit konti ang mga mamamayan, no? At dahil nasa grabing crisis tayo, so kung meron man kayong i-prioritize dyan, iwanan nyo muna, wag na yung mga dating gumawa ng bagong pantalan, gumawa ng bagong airport, no? Mas maganda yung suggestion ni Dr. Teddy kanina. Mabuti siguro gumawa tayo ng mga dedicated hospital for pandemic cases, no? Dahil hindi ito ang una at huling pandemya na ating kakaharapin sa darating panahon, Melo. Yeah. Congressman, mawalang-galang po doon sa mga kaibigan natin sa Rotary Club, pero meron po kasing four-way test, eh. Ang sabi ron, is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build good will and better friendships? At yung pang-apat, eh, will it be beneficial to all concerned? Eh, pag tinagalog ron yung pang-apat, ayos ba pagkakahati-hati natin ito? Ganun ba ang ibig nyo sabihin, Congressman? Well, hindi mo talaga maalis yan, Melo, no? Sa budgeting, no? Siyempre, kung ano yung may priority ang executive, pero ang kongreso ay meron din. At the end of the day, nag-uusap-usap yan kung paano ba ang hatian, no? At paano ang priority ng executive at ang priority ng kongreso ay parehong mapagbigyan, no? Pero nakita naman natin yan in the past, no? Ang palaging nasu-shortchange dyan ang ating mamamayan. Okay. Attorney Efraim, mula sa NUPL, do you share the opinion na makakatulong yung pagbabalik ng death penalty sa pagbabalik ng law and order sa bansa? Attorney Cortez, please. Yes, Melo, ano, ang position ng NUPL kahit noong pang pinapasa yung death penalty law na yan, ay walang relasyon yan sa pag-curb ng criminality. In fact, kung papansinin natin, matagal na may death penalty. Pero kung titignan natin yung sa kasaysayan, hindi naman bumababa yung rate ng criminality, kundi pataas ng pataas, di ba? Mula noong unang panahon hanggang sa ngayon, ay pataas ng pataas despite na nandun yung death penalty. Kung titignan nga natin, mas marahas pa, no? Yung manner na pag-execute ng mga death convicts ng araw. Pero hindi ito naging, ano, hindi ito deterrent, ano, sa mga heinous crime na mga nangyayari. So, isang archaic form ito ng penalty na hindi na ito ang nire-recommend ng mga experts, especially sa mga developments ngayon sa ating lipunan. So, pagkitil ito ng buhay at wala naman itong relasyon, ano, doon sa yung gusto nilang pigilan na pagdami ng krimen. So sa tingin natin walang magiging epekto ito ang pagpasa ng death penalty, bagkus magiging ano lang ito, magiging ang pangunahing maapektuhan ito ay yung mga may hirap na may kaso na mga heinous crime na hindi kayang kumuha ng magagaling
at mamai-influence ang abogado upang ipagtanggol sila. Attorney, hindi naman sa tinatawaran ko ano ha, yung inyong pananaw, pero opa, ang sabi kasi you know, one can have the best lawyers, but if the other party has the judge, ala ka rin eh. Opo. Sa isang criminal prosecution, of course, ang kalaban mo yung fiskal. So what you have to do is get a lawyer who's not only good, but has influence. Pasintabi na siguro sa ating judicial system. Again, it's an open secret how the people views our judicial system. So ang pagtingin nila, malaking bahagi pa rin dyan yung influence, bukod pa doon sa siyempre kung hindi lamang yung merit ng kaso kundi influence na maipepedal ano ng abogado at even ng litigant himself. So tama kami no, no, kung kahit magaling yung abogado, kung yung sa kabila ay mayroong impluwensya na maaring mag-tilt ano in his favor yung decision ng korte, ay yun yung papaboran. At yung ating mga may hirap ay definitely hindi makakuha ng ganong mga abogado. Uh-huh. Would you rather na yung death penalty will apply even to plunder instead of dangerous drugs lang? Well, pwede rin siguro kung plunder, pero sa tingin ko, ano, it will not deter naman eh yung paggawa ng crime. Lalo na kung plunder, of course, when they plunder the economy, when they inakaw nila yung pera sa kaban ng bayan, marami silang pera. So, madali pa rin nilang lustan. So, sa tingin natin, mas pa sa, ano, eh, mas pa sa improvement ng competence ng ating law enforcement agencies to be able to provide evidence pagdating sa prosecution, mas pa doon sa pag-reform sa ating judicial system upang maging patas sa pagtingin sa mga kaso. Nandito dapat yung kanilang tugunan, hindi yung kung paano yung penalty na ipapataw. Sa tingin natin, hindi yung deterrent, ano man yung krimen na isasama mo na maging na punishable by the death penalty. Okay. Itong ating kasamang si Jerry na nasa Episcopal Commission on Prison Pastoral Care, anong profile ng pinaglilingkuran ninyo sa mga piitan? Can you tell us ano yung experience nyo, yung mga nandun sa max, nandun sa medium, nandun sa mga lalaya na? Ano ba ang inyong experience? Okay, Sir Melo, no? Profile ng mga pinaglilingkuran namin, alam naman natin na karamihan ng nakukulong ay dahil sa kahirapan. No? So, karamihan po ng mga nakukulong na tinutulungan namin ay yung mga poorest of the poor na tinatawag. No? Dahil kaya sila nakulong is because they don't have the capacity to hire the good lawyers para idepensa sila. At yun, nakukonvict sila kahit may medyo mabababa yung kanilang mga kaso or sabihin na natin mga heinous crimes. So, anong nangyayari ngayon, Sir Melo, na sobrang siksika na nga ang mga kulungan dahil dumadami ang mga nakakulong. Tingin namin kasi itong ano, itong death penalty na pinopropose ng ating pamahalaan, eh hindi naman ito talaga ano, magiging hindi ito yung solusyon para bumaba, no, ang mga ang rate of crime, no. Sabi nga ni Attorney Cortez kanina, walang direct relationship ang death penalty dito sa gusto ng pamahalaan natin na bumaba ang krimen, no? So in the course of the years of our service, matagal na itong death penalty eh, no? Na yung ating bansa nga eh parang urong sulong na rito eh, no? 86 inalis, tapos binalik dito sa bagong batas na 9346, and then inalis na naman ng batas nung panahon ni Presidente Arroyo. At ngayon meron na namang move, no? Parang hindi na tayo nadala, no? We keep on going back to old solutions
na tingin natin ano, sa paniwala natin na ito ay magiging solusyon, pero kita-kita naman sa ebidensya eh, sa dami ng mga proof no ng mga ibang bansa natin na hindi talaga na wala talagang connection ang deterrence dito sa death penalty. Pero yung nga, yung naging zona ng ating Pangulo, pag-ulit lang ito ng mga ano ng mga pinaniniwalaan niya na wala naman talagang basihan. So yun Sir Melo, kaya kami sa hanay ng aming samahan sa CBCT, kami po ay miyembro din ng Coalition Against Death Penalty. Ito itahasa namin talagang tinututulan dahil unang-una, yung nga, we adhere to the dignity of life. Pangalawa, hindi siya deterrence, no? At yung isang pang issue, Sir Melo, na meron na tayong commitment sa ibang bansa, no? Sa second optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, na hindi na natin ibabalik itong death penalty. So meron na tayong commitment. So ano na lang ang nangyayari sa ating bansa? Natin, kung bigla natin ibabalik yung death penalty, wouldn't that make us look funny? Yun na nga po Sir Melo, no? Ang worldwide trend ngayon is towards abolition na talaga, no? Pero pag actually prohibited po tayo talagang ibalik ito because of the ano, dahil pumirma na tayo no, sa covenant na yun eh. So may commitment tayo na huwag nitong ibalik, at kung ibabalik na naman natin eh yun nga, katawa-tawa tayo sa ibang bansa dahil we are still adhering to old solutions na hindi naman talaga proven pero pinipilit nating ibalik, no? That yun, it's really in contrary with what the world really needs right now, Sir Mel. Okay. Malupit din yun, ha? Pero, Dr. Ted Elbosa, may binanggit po ang Pangulo tungkol sa hindi pa ng face-to-face. Ano ba tingin nyo ron? Konektado yan dun sa kung gaano kabagal ang ating internet speed sa Pilipinas at yung pagtira niya dun sa dalawang internet company or telecom company sa bansa. Kasi kami sa University of the Philippines, naghahanda kami para magkaroon ng continuous semester itong darating na semester nitong September. Pero ano siya, virtual classroom. Ibig sabihin nun, yung mga estudyante natin, mga scholar ng bayan ng UP, ay kailangan kumonekta sa internet mula sa bahay nila para matuloy yung kanilang higher education at matapos nila yung kanilang degree. Eh, problema pala, hindi lahat mayroong computer. Hindi lahat may smartphone. At lalong-lalo na, hindi lahat may subscription para dito sa napakamahal na internet sa ating bansa. At ngayon, kailangan natin ito sa para tuluyang makapag-aral yung ating mga scholar ng bayan. Malaking pinsala sa ating ekonomiya at development pag hindi natin napatapos itong mga kabataan na to at mauwi sila sa ano, hindi sila graduado. Diba? So, kailangan din ng investment sa higher education at sa elementary education kasi nga ano ba yung mangyayari pag nag face to face, mas lalala ba yung epidemya, so baka dapat mag-invest tayo dito sa making sure na ang mga kabataan ay matuloy ang kanilang pag-aaral kahit blended or tinatawag nila ang ano hindi face to face, at pati mga guro sa Universidad ng Pilipinas eh hindi naman pala lahat merong laptop at hindi naman lahat ay nakasubscribe sa data na napakamahal. So, kailangan din ng tulong sa ganun. Wala pong budget sa ganun. So, siguro matuntunan din natin to kasi malaking bagay ito para sa future ng ating mga kabataan na nagsisipag-aral, lalo na sa pandemya. Panahon ng Dr. Ted, hindi ba sabi kasi for every problem comes an opportunity? Hindi kaya yung problema yan malulutas kung magpapautang ang GSIS sa mga profesor ninyo para control subscription, makabili ng laptop at ng smartphones? Pwede po yan. Isa sa solusyon. In fact, yan ang isa sa solusyon namin. Nagpalista na kami ng mga guro na gustong umutang ng zero interest sa pera ng University of the Philippines para makabili sila ng bago-bagong laptop na magaganda naman yung signal pag sila ay nag- virtual learning. Pero problema din yung mga bata. Kinakausap namin yung mga telco, eh parang ayaw na magbigay ng pabuya or grants para ma-lower yung rates para sa mga estudyante natin. So maganda may mangyari sa larangan ng internet. Yung speed natin nakakaawa. Nadinig ko kahapon sa news. Of 180 countries, parang yung download speed natin ay nasa 160 tayo na bansa. At yung upload speed natin ay, baliktad, 160 sa upload at 130 sa download.
Napakabagal po noon for a country na sabi nila triple B plus plus na sa economics. Parang ang mundo po digital na, pero ang ating wireless hindi pa po. Baka hindi hahanap pa yung wire. Kaya wireless. Okay. Sunny, meron ba kayong pagsusuri sa ibon tungkol sa datos ng connectivity, access to internet, pagkakaroon ng laptop at smartphones? Meron ba kayo nasilip na datos sa ganun? Unfortunately, wala, Sir Melo. Pero ang gusto ko sana itigdag ko sa nabagi ni Sir Ted, minsan tinakatakot kay Pangulong Duterte. Parang ang bilis niya na i-exploit yung legitimate na hinaing ng publiko, whether it's sa drugs or panghihimasok ng dayuhan. Parang ang bilis niya sunggaban yun para kungwari may bibigyan ng solusyon, pero ginagamit actually sa pansariling interest. So itong nagtitiyak yung nagaganap ngayon dun sa usapin ng tubig, sa telco, siyempre medyo biging suspicious tayo kasi may mga malapit na business and political allies si Pangulong Duterte na may interest sa water industry, water privatization, like si the Villar family, at even dun sa telco, like si Dennis Uy. So parang kailangan talaga maging pagbantay tayo. Nakatakot din actually si Tatola Fermelo. Yeah. Congressman, gaano katotoo yung sinasabi na pag may binabanggit si Pangulong Duterte, meron ko agad patatawag na investigasyon yung mga alyado? Baka ang sabi nung isang kakilala ko, baka ikagagatasan na naman itong mga telco na ito dahil mag-i-election na. In aid of legislation. Well, Melo, bago pa man nabanggit yan ni Pangulong Duterte sa SONA niya, actually, tama naman yon na dapat gawing accountable talaga natin itong ating mga public utilities or especially itong mga telecommunications companies. No, napakatagal na at marami ng investigasyong ginawa dyan sa Kongreso. Pero dahil isa nga sa realidad ng ating public utilities dito sa ating bansa ngayon, yung tinatawag nilang regulatory capture, no? Parang naging nagre-react na lang itong ating mga regulators, ay talagang may mga excesses, no? May malaking problema. I agree with Sunny, hindi dapat ginagamit ito, no, na parang kasi populist siya no, na para mapagtakpan yung mga ginawang pagkukulang naman at pagkakamali ng ating administrasyon, lalong-lalo na ngayon dito sa krisis na ito. So ay magandang tingnan pa rin, no, at talagang kailangan ituloy-tuloy na maging accountable itong mga regulators na itong mga kumpanyang ito, pero dapat hindi tayo selective, no? Na binibire mo yung isa, pinapasara mo yung isa, pero pinagbibigyan mo naman yung iba, no? Dahil or meron kasing nag-aantay na pwedeng sumalo sa or pwedeng mag-take over sa negosyong 'yan. So, kahit sa usapin ng negosyo, it will not inspire any confidence sa even sa business community dahil parang wala ring stability doon sa nagiging kakalakaran, no, sa negosyo dahil kahit pala mayroong mga sinabi ng mga regulators ay pwedeng isang tabi ito, no, especially now na yung sabi mo nga, no, na papunta na tayo doon sa pagpapalit na naman, no, kung magkakaroon man ng eleksyon sa 2022 ay may fundraising, magiging suspect may fundraising na naman. Magiging clouded, no, yung supposedly tama namang ginagawa dahil nga mayroong mga pagkukulang at excesses, no, itong mga negosyong ito na kumikita ng limpak-limpak, no, sa ating mga mamamayan. Okay. Yeah, Attorney Efraim Cortez, would you rather have listened to the president say something about improvements sa judicial system? I've seen an e-court in Cebu. Do you ever imagine that we will have e-courts in the near future para pag labas ng order ng judge, diretso na sa printer, hawak na kagad ng clerk of court for signature, bibigay na sa magkabilang partido? Siyempre, yan yung hindi na alam natin na magkakaroon ng mga ganyan. In fact, may mga pilot testing. Yung katulad ng sinasabi mo, no, na agad-agad na lalabas yung order, etc. Pero ngayon, ang napabilis actually rito ngayon ay pinapayagan
even virtual hearings, even in criminal cases. Pero again, caught on off guard, ano, yung ating even our judicial system. Kasi ang nangyayari ngayon, makikita talaga na hindi pa ganun kahinog or develop ano yung ating system pagdating dito sa mga innovations. Dahil ang pinoproblema actually, habang nag-hearing ka virtually, may lag yung sa court, may difficulty doon sa ng signal doon sa detention facility, etc. etc. So ang daming problema, of course, may mga iba pang legal issues na hindi na natin kailangan discuss dito regarding certain rights. Of course, yung judicial reform, matagal na natin sinasabi yan. In fact, as early as 2000, may mga efforts na for judicial reforms. Ang dami na actualing pondong ibinuhos yan, ano? Upang mabago yung ating judicial system. Ang dami na mga rules na ginawa upang mapabilis. Pero just the same, and 20 years after that, or 10 years after that, walang pagbabago. 20 years after that, wala pa rin pagbabago. Snail's pace pa rin ang galaw. Yung the same problems that you encounter before, even dun sa mainstream na cases mo, ay ganun pa rin. Di lalo na kung sa mga politically colored cases na katulad ng hawak namin, andyan yung mga contrived cases na nakita mo na makakalusot sa piskalya kahit walang basehan. At worse, nakakalusot even sa ating mga judges kahit walang mga hindi napapantayan yung pamantayan ng rules on evidence ay nakukonvict. So ito yung sinasabi natin, for 20 years binubuhusan yan ng pondo upang magkaroon ng reform within the judicial system, kahit nga lang sana yung ano eh yung pag-improve kung paano para mapabilis ang galaw at matapos yung mga kaso. Hanggang ngayon ganun pa rin, andiyan yung judicial affidavit rule at kung ano-ano mga rules na pinasa for several years nang implemented, pero wala pa rin tayong nakikitang pagbabago. Yun pa rin ang nakikita natin, yung kung ano yung nararanasan natin, kung mahirap ka, may problema ka sa access to justice, may problema ka kung paano nililitigate yung kaso mo, at minsan yung tilted against you, ano, yung processes ng ating korte. So yun pa rin ang problema sa ngayon, despite the efforts for the last 20 years to reform the judiciary, Melo. Okay. Yeah. Congressman Zarate, sa inyo po ba sa House of Representatives, napapag-usapan ba kung magkakaroon ng pondo ang judiciary para mag-improve ang serbisyo, mabago yung mga kalakaran? Hindi yata nabanggit ni Pangulong Duterte yun kung anong gagawin. Well, ano naman yan, Melo? Kasi ang judiciary ay may autonomy yan sila pagdating sa budget, ano? So kung ano yung naibigay mo nung nakaraang taon na hindi mo na pwedeng bawasan yan, no? Or pababain yan, no? So ang expected talagang tumataas at tataas lang yan, but eventually gaya nga ng banggit ko kanina, kahit na merong autonomy, fiscal autonomy ang judiciary, nasa control pa rin ng executive, no, kung magkano talaga yung idadagdag nila, especially doon halimbawa sa mga infrastructure projects, no, or sa mga ibang mga proyekto para mag-improve. Kaya ang pagkakaalam ko, itong ang judiciary, meron silang sariling pinagkukunang pondo, no, para dito, at yun ang halimbawa yung meron silang isang fund diyan, no, JDF at ang tawag doon, no, Judicial Development Fund. Judicial Development Fund, no? Kaya kung sa, hindi nasasapat yung binibigay ng pambansang budget, ng national budget, ay doon sila kumukuha. So, but I agree with Attorney Cortez, no? Talagang ang haba pa ng bubunuin natin dyan para ma-reform ang ating judicial system, especially ang ating criminal justice system, no? Dito nga sa blended na style na ngayon, no, ng hearing, eh talagang ano yan, ang nasa disadvantage diyan ng mga akusado, no? Dahil for example, hindi na sila dadalhin doon sa korte. Doon na lang sila sa kanilang mga kulungan, no? At ang conduct ng trial, ang cross-examination doon na lang, eh hindi mo masiguro, Melo, na meron ako nakisang isang hearing kasi yung police nasa harap ng witness, no?
yung witness nakaharap sa camera pero yung police nandun sa harap niya. So parang na every time na sumasagot siya, tumitingin siya doon sa police, no? Or sa naka-uniforming tao kung ano isasagot niya. But again, you know, may problema 'yan, no? So just citing an example kung paanong hindi tayo ready pa sa ganitong pamamaraan, no, ng ating hudikatura at maging sa sistema ng ating hustisya. So, mas lalong nalalagay sa alanganin, lalong-lalo na ang mga mahirap. Kaya kung sabihin mo na kaya ibalik natin kaagad, kagyat ibalik yung death penalty, ay tama yung sinabi kanina ni Jerry, no? Meron ng malawakang tukhang sa labas, meron pang tukhang, no, judicial tukhang sa loob, dahil ang talagang tatamaan nito ay mga mahihirap muli, no? Na siya ngayong nasa pinakamarami sa iba't ibang makulungan sa ating iba't ibang bahagi ng bansa meron. Okay. We'd like to give the opportunity to our colleagues from the media, sina Oscar Wida, na sa kabila linya, saka sina Raya Kapulong. Let me know if you have questions. Pero if we look forward, what do you see, Congressman? Matutuloy pa bang ipatupad yung anti-terrorism law? Well, it's already a law, Melo, no? Depende kung saan mo titingnan, it's already effective beginning July 18 or ang sabi ng iba July 22, no, depending kung saan susundin ng Supreme Court diyan. Kung nasaan siya na publish, July 3 ba or July 6, but effective na yung batas, no? Kahit sabihin pa na wala pa namang IRR, no, may mga self-executory provisions kasi yung batas diyan, no, ng ang terror law. Kaya although ang isa sigurong magandang ibinungan nito, Melo, nakita natin yung mga paglaban dito, talagang very broad drain ang paglaban, ano? Hindi lang doon sa galing sa progressive sector ang nagsampa ng kaso sa Korte Suprema, pero lahat, no, may sa akademya, may sa negosyo, may sa simbahan, no, at meron din sa mga kapatid nating Moro sa Mindanao, no, at iba pa. And in fact, this week we are expecting that more people will or groups will file a petition, no, to declare this law unconstitutional, no. So yun siguro ang malaking laban pa rin ito, mahabang laban pa rin ito, Melo, pero nakikita na natin ang epekto ngayon, no? Wala pa naman itong batas na ito, hindi pa man naging epektibo ito, at ngayon epektibo na kung paano ang ginagawang dahilan na ito ng ating mga state security forces, no, yung police at militar, para manghuli na lang o takutin yung ating mga mamamayan, no, yung nangyari sa Pandibulakan, yung nangyari sa iba't ibang bahagi ng ating bansa nitong mga nakaraang araw. So diyan natin nakikita ang talagang hindi totoo yung sinasabi nila, mayroong safeguards dito, no? Gagamitin at gagamitin ito. This will be weaponized by the state through its security forces, no, law enforcement agencies, para stifle yung dissent, no? Dahil dito talaga nakita natin simple na nagdala ng mga placard kahit sa simbahan, pinapasok nila, no? Kinukuha yung mga placards na yon at sinasabing bawal yon, no? Isang magazine, yung Pinoy Weekly, sinasabi these are subversive documents. Eh talaga namang hindi ba nila alam na ang tagal nang repealed yung anti-subversion law, no? So it yan yung mga dapat na dapat bantayan, no? Maging vigilant tayo, Melo, in the coming days. Mabigat yun, ha? All right, thank you, Congressman. Balik ako si Attorney Efrem Cortez. Attorney, marami ba kayong magiging trabaho sa pagpapatupad nitong anti-terrorism law? Sa tingin namin, dadami yung trabaho ng mga human rights lawyers sa implementation nitong anti-terror law. Siguro itong very recent lang, ano, mga police stations to na nag-post sa kanilang FB pages na yung daw was against anti-terror law or terrorist. Yung Cebu Provincial Office, no, ni red tag si Congressman Sara Ilago. July 27 sa Tugigaraw City, Cagayan, ano, may mga hinuli. At ang banta ngayon ay kakasuhan sila ng terrorism dahil meron silang placard na junk terror law. So ganito yung pagtingin ng ano ng ating kapulisan. So malinaw dito yung ang pinapakita nito ay sinusuportahan yung sinasabi namin na ang talagang puntirya nitong anti-terror law ay hindi yung mga tunay na terorista, kundi yung mga dissenters, yung mga aktivista, at yung mga advocates. At
kung sino yung nire-red tag nila ngayon, ng NTF-LCAC na magiging parte ng ATC later on, ay siya yung titirahin. Kaya nakikita namin dito yung pagbigat ng trabaho ng mga human rights lawyer upang depensahan itong magiging biktima ng anti-terror law. At sa tingin namin, dadami pa yan at nakikitaan natin ngayon yung pagdami ng red tagging. Especially by the Philippine National Police at ng Philippine Army at ng NTF-LCAC. At nakikita namin na ito yung puntirya talaga nitong anti-terror law. Kaya talagang nakakatakot ang mga susunod na mga panahon at sa tingin ko kailangan maghanda ang ating mga abogado. Okay. Kasama natin si Raya Capulong. Raya, anong tanong? Please go ahead. Hi, sir. Good morning. Raya po from ABS-CBN. Sir, magtatanong lang po ako. Anyone po can answer. Si spokesperson Harry Roque po, binigyan ng 9 out of 10 ang sona ng Pangulo. Kung kayo po ang magbibigay ng grado sa sona ng Pangulo, ano po ang ibibigay niyong grado at bakit po? Thank you. Okay. Attorney? Opo. Kung ako po yung tatanungin sa grado, zero yan. Nabanggit naman ni Sunny kanina yung kalagayan ng ating ekonomiya. Nabanggit ni Dr. Herbosa yung kalagayan ng health ating health system at yung paano yung approach ng gobyerno sa ating pandemic. Hindi niya in-address yun sa kanyang State of the Nation address. Kundi ang ginawa niya ay nag-grant. Nag-grant against Drilon, nag-grant against Globe and Smart. At wala siyang binanggit na plano upang kung paano ang gagawin ng gobyerno upang maitayo ang ekonomiya ng ating bansa. Walang sinabi kung anong gagawin ng gobyerno upang tulungan ng milyong-milyong mga manggagawa na nawalan ng trabaho. So sa tingin natin, zero, hindi lamang sa kanyang sona, kundi sa kanyang performance bilang presidente nitong nakalipas na 4 na taon. Okay. Congressman? Okay, sige Raya. Go ahead. Sige po, yung iba po, sir. Okay. Thank you po, Attorney Cortez. Okay. Congressman Caloy Zarate, please. Yes. Ako naman, Melo at Raya. Alam mo, 2017 pa ata, huminto na ako sa ganyang pagbibigay ng rating-rating, no? Dahil 2000, unang taon pa lang ni Pangulong Duterte, umatras na siya doon sa kanyang mga ipinangako, no? Halimbawa, yung sabi niya, unang taon, unang araw ko sa Malacanang, mawawala na yung endo or contractualization. Pero nung dumating yung panukalang batas sa table niya, binito naman niya. Tapos doon sa usapin ng, halimbawa, independent foreign policy, yung sinasabi niyang mag-pivot siya from US, pero yun naman pala, nag-pivot in favor of China. Ano? Hindi totoo yung mga sinasabi niyang gano'n. In fact, since then, hanggang ngayon, like the last sona, ano bang sinabi niya about China? Inutil ako. No? So, inamin na rin niya na inutil daw siya. At napaka-grave ng implication nun, dahil ibig sabihin nun, mas lalo magiging agresibo na ang China. No? When, once the chief of head of state, no, ang presidente mismo nagsabi, oy, China, inutil ako, that will be taken by the other party na wala na. Yung West Philippine Sea, amin na yan. No, Congressman, hindi kayo nagbibiro lang si presidente, kung sabihin nyo. Ano yan, policy yan na hindi yan tinitingnan, no, sa international melo. Yung mga ganyan, kaya dapat nga nag-iingat dahil siya ang chief foreign policy spokesperson. Hindi naman si Foreign Affairs Secretary Luxin ay kanyang alter ego lang. So pag nagsalita siya ng ganyan, ay talagang napakatindi ng implikasyon niyan. So failure talaga, no? Wala tayong may ibang masabi, no? Kung meron mang mga positibong nangyari na itong mga nakarang 4 na taon, inaamin naman natin, no? Halimbawa, may pasa yung Free Tuition Act, Free Irrigation Law, Mental Health Law. Ito ay natabunan nitong talagang matinding kakulangan at matinding pagpapabaya, no? Lalo na nitong panahon ng pandemya ng COVID. Even during nitong last zona na we are expecting sana na mag-set ng very clear direction, ayun pa rin yung nawala dahil hindi niya
kinuha itong opportunity na ito na to inspire our people, to unify our people. Although there was a call for unity, pero nawala rin ito dahil sa dulo ng kanyang speech ay bumalik na naman siya doon, no, sa kanyang rants against several groups and sectors, Melo. Mm-hmm. Okay. Jerry, ikaw naman, ano ang rating mo? Kung pagbabasihan po natin kasi yung ano, yung salitang state of the nation, tingin ko parang hindi niya nailahad talaga kung ano yung talagang estado ng ating bayan at ano yung plano ng kanyang pamahalaan. So siguro personally, I would give him a failing mark dahil dun sa hindi niya na live up ano talaga yung kailangan gawin ng pamahalaan upang i-address yung mga pangunahing issue. Because nag-rant lamang siya against sa mga taong tumutuliksa sa kanyang pamamahala. So, yun lang po siguro, Sir Melo. Hindi ko po talaga pwedeng mabigyan siya ng pasadong marka dahil dun sa ano, on that basis po. Okay. Dr. Ted Herbosa, ang sabi sa college, bagay tres, pasang-awa. Ano ibig sabihin ng 3.01? Ang lupit naman nun, grade na yon, 3.01. Hindi ako, mabili ako. Ako lang yata ang teacher dito sa grupo na to. No? Kaya ngayon ang tanong ko. I evaluate student. At maganda yung tanong ni Ryan, napakaganda. Ngayon, kung kumari, estudyante ko yung nagsalita na yan at nag-depend ng kanyang thesis, ano yan? Revise and resubmit. In other words, ang final grade ko sa kanya, incomplete. Kasi maraming kulang akong mga hinihingi na hindi ko nadinig. So, kumbaga thesis na estudyante yan, incomplete yung grade niya. Hindi ko siya bibigyan ng merit. Pero, masabi ko lang sa inyo, nagbago na po ang educational system natin. Ang objective ng isang guro, kagaya ko, ay yung tinatawag na outcomes-based learning. Ang gusto ko, yung outcome. So, yung mga sinasabi ng ating mga economists, legislator, lawyer, yun ang gusto nating madinig. Ano ba ang outcome? Hindi yung grade ng speech, but yung outcome. So, yun din ang sana maging attitude nating lahat. Baliwala yung mga numeric grade natin nung nasa university tayo. Eh. Kung ano yung ginawa natin after nag-graduate tayo, yun ang mas importante. Yun lang, Melo. Okay. Alright. So, incomplete, ha? Incomplete. Hindi, revise. Incomplete. Revise. Kasi re-revise pa niya. Eh. Okay. Alright. Sunny? Hello, Sunny? Sige po. Well, alam niyo sa amin, dapat hindi na sa A grade, dapat i-expel na for repetitive bad behavior. Limang taon na po ito. Yung serious misconduct niya, naipon na talaga eh. So tingin namin, i-expel, ineligible for readmission kasi, Master Melo, hindi na yung pandemic pinakamalaki yung problema natin. 6 months into the pandemic, nandiyan yung pama ni Pongbong Duterte with all the authority, all the resources, all the time to act. Pero bibigyan tayo ng ganyang klaseng performance sa SONA na walang matinong plano para mag-responde dun sa pinakamatinding public health and economic crisis natin. Hindi lang ngayon to eh. I think after 5 years of bad behavior, serious misconduct na, dapat na-expel na po siya. Ah, okay. Hindi na pwede yung call parent? Ay, bahala sa'yo. Okay. May tanong si Ted Cordero. Ted, nasan ka? Hello, Ted. Hello. Yes, please. Hello, sir. Please. Okay. Ayaw mo mag-video. Mag-video ka na kaya. Yan. Please. Alright. Go ahead. Hey, sir, Sunny Africa po. Pwede rin pong sumagot yung ibang participants, sir. Ano po yung magiging epekto sa potential investors ng mga pahayag ng Pangulo sa sektor ng negosyo? Kagaya po ng mga banta niya sa Globe, Smart, ABS-CBN, tsaka yung tuloy niya pong pagtawag sa mga malalaking negosyante bilang ulit. Pakiulit niya. Malalaking negosyante. Uh-huh. Okay. Para sa amin, yung pangkalahat na titila ng mga investors, I think pagkatapos ng SONA ni Pangulong Duterte, more than ever, I think mag-aalangan yung mga investors sa mga negosyante, pero also dun sa kawalan ng
sapat na stimulus program. Yung mga negosyante, kung titignan nila yung mga ginagawa ng karating nating bansa, di hamak mas maliit, kakaunti, at huling-huli na yung pag-respondin ng gobyerno sa pagyaman natin sa ekonomiya. So, nakaka-turn off din yun. So, para sa amin, bagamat hindi primarily concerned dapat yung iniisip ng mga foreign investors, ang dapat pangunahin ay yung pagpapalusog, pagpapasigla ng local enterprises, MSMEs natin, even Filipino large enterprises. I think both yung local enterprises at even yung foreign investors ay I think mababahala dito sa arbitrariness at kawalan ng pagresponde ni Pangulong Duterte at sa kanyang economic managers. Okay. All right. Pero Sunny, meron ako narinig kasing report na doon sa away ng China at ng Amerika, merong mga negosyanteng Amerikano na magpo-pull out sa China. Pero ang titingin ng mga bansa ay Thailand, Vietnam, at Malaysia. Hindi nababanggit yung Pilipinas. Ano kaya ang dahilan? O nakalimutan lang kaya yung Pilipinas banggitin? Sunny? Well, actually, foreign investors, maraming tinitingnan yan kung anong pupunta na bansa. Yung bottom line sa kanila, kailangan ng stability at kikita sila. I think marami nakakapansin na yung Duterte administration na hindi nakapagbigay ng stability. Yung arbitrary na paggamit ng batas para sa pansariling interest ng kanyang mga malalapit na crony, very disruptive yan eh. Lalo na ngayon, utilities actually is one of the most profitable industries in the world. Utilities as part of yung global services. Pero kung may ganong klaseng mga paratang, si Pangulong Duterte, di ba, waving the expropriation card, waving the nationalization card, it's hard to imagine na may mga negosyante na may mapangahas to actually go into a context sa Philippines na very arbitrary yung regulatory authority ng gobyerno ay nagagamit against yung mga negosyante. Lalo na kung, alam naman, I think within the business community, we hear they know naman who's close to the president and who's not. Eh. So, I think hindi po surprising yun. Okay. All right. In closing, Attorney Efraim Cortez, what do you see in the near future? Para kay Dr. Ted Herbosa, ano yung prognosis mo? Eh? So, Attorney Cortez from NUPL, how do you get this situation? Are we in challenging times? It is indeed a challenging times, Melo. Kung bago mag-COVID, hindi maganda yung prognosis natin sa lahat ng aspeto ng lipunang Pilipino. With the effect of COVID, lalo tayong sumadsad. At hindi maganda ang nakikita nating future dahil malinaw, no? Na walang plano ang gobyerno o hindi alam ng gobyerno ito kung ano yung gagawin niya to address yung immediate effects nitong pandemic at yung mga na-implement nila na measures during the pandemic. Lalong dadami ang mahihirap at nakikita natin dito na lalong tumitindi ang repression dahil na rin sa mga measures at mga batas sa kanilang pinasa. Kaya nakikita natin dito na hindi maganda ang nakikita natin kinabukasan para sa mamamayang Pilipino. Okay. Marami pa kayong trabaho bilang mga abogado despite the anti-terror law. Marami na ho ngayon, lalo pa hong dumadami sa tingin namin. Are you not afraid of your personal safety? Lagi pong nandun yung fear. Ano? Lalo na't marami ho kaming mga kasamang mga abogado na subject of red tagging at threats now. Sinasama sila sa mga posters ng mga supposedly ay mga terrorists at kinakalat sa iba't ibang parte ng bansa. So, parte ito ng buhay namin bilang abogado, lalo na bilang human rights lawyer. Nandun po yung takot, pero ubus na po yun. At gagawin po namin lahat para ito ay pagpatuloy pa rin yung aming paglilingkod. We've had advancement in technology. Wouldn't lawyers consider going after people behind red tagging with this photoshopped pictures through computer forensics? Kino-consider na namin yan. In fact, may plano na kami for countersuits against these people. Pina-finalize na lang namin. In fact, ang nauna dito ay sina Congressman Zarate na nag-file na ng kaso sa Ombudsman.
against General Parlade. At susundan po namin yan. Yung mga sunod-sunod na mga red tagging na isusundan din po namin yan ng sunod-sunod na mga countersuits at medyo naantala lamang dahil na rin sa mga trabaho nitong lockdown at sa kanitong COVID. Yung po nangyari sa Quiapo kahapon, anong pananaw niyo? Ayun. Kamakalawa pala. Oh. Blatant display yun ng puwersa ng pulis. At ito yung kinatatakutan natin noon pa man. Simula pa lang nung sinabi ni Duterte that he will kill drug addicts, he will kill trade unionists. Ito na yung kinatatakutan natin na iba ang signal nito doon sa mga ordinaryong police sa grounds. At dahil na rin merong anti-terror law na ganito, at gaya ng sinabi namin sa mga aming mga statements, binigyan natin ng gatilyo ang isang kamay na nangangating mamaril. At ito na ngayon yan. Yung nangyari sa Quiapo ay unang ehemplo niyan at dadami pa yan. Okay. Malungkot yun. Mula ka sa CBCP, Jerry, anong tingin nyo? Anong pinabukasan natin? Jerry? Yung video natin, Jerry. Yes, please. Sir Melo, okay. Kinabukasan, medyo very bleak, no? Lalo na sa senaryo ng usapin ng human rights, lalo na dito sa kalagayan ng ating mga kapatid sa loob ng mga bilangguan. Medyo ano po, I don't see a good future considering po na wala talagang malinaw na plano ang ating pamahalaan para po tugunan yung problema lalo na ng mga maliliit na sektor ng ating lipunan at yung response dito sa ano sa epekto nitong pandemyang ito. So hopefully po magising tayo, no? At magkaroon tayo talaga ng ano ng tamang response dito sa ano sa nangyayari pong ito. Mm-hmm. Okay. Congressman, sa inyo pong pananaw, charting our destiny. Ito yung last part ng ating discussion. Well, siguro ang huhugutan ko na lang, Melo, no? Yung nung nangyari din outside of the batasan noong Lunes, no? In fact, sa umaga. No, na nagkasama-sama ang iba't ibang mga puwersa ng ating lipunan, no? Mga grupo sa progressive groups, sa mga manggagawa, magsasaka, sa political opposition, no? At ito ay siguro ito yung isang magandang ibinunga nito, no? Kung ano man ang magiging bukas natin, nakikita natin that eventually our people will chart their destiny and their future. Hindi yung mga nasa Malacañang, nasa loob ng Kongreso, kundi ang mga mamamayan mismo dahil nakikita na nila, no, na pagkatapos ng 4 na taon ay kailangan ipalabas na nila yung kanilang boses na kailangan ng yung sinasabing tapang at malasakit ay wala yon, no? Yung pagbabagong ipinakot, wala yon, no? Papunta na sa katapusan ng kanyang termino itong administration na ito. Kailangan ibawiin ng mamamayan, no? Ilagay niya muli sa kanyang kamay yung kanyang kinabukasan, no? At siguro yun ang isang magandang ibinunga nitong nangyayari sa 4 na taon at yun ang future na nakikita ko, Melo, no? At kaya naman naging mas naging repressive itong pamahalaang ito dahil nakita niya na nagigising na ang mamamayan at babawiin ng mamamayan yung kanyang kapangyarihan. Okay, thank you, Congressman. Sunny, wala ka ng human rights, wala ka pang mabiling pagkain, paano? O nga, alam mo, siguro last point na lang, sana hindi masyadong maniwala yung economic manager sa sarili ng propaganda. Kasi nitong nakaraang 3 taon, despite palaki ng palaki infrastructure spending, the economy was falling and failing. Huwag natin kakalimutan, even before the pandemic, for 3 consecutive years, bumabaga ng economic growth natin, despite palaki ng palaki ng infrastructure spending, despite a more aggressive tax system. So parang, kung sabihin ng mga economic managers ngayon, ang solution sa higit na pagtindi ng economic collapse ay more aggressive taxes like CREATE and more infrastructure spending like build. Magtataka ka, it didn't work before, it's not going to work now. So para sa amin, siguro plea lamang on behalf of the Filipino people, creditworthiness has been improving but the economy has been falling. Sana magwasto. It's never too late to correct yourself. Para sa amin right now, things are going to be very bleak for the Philippine economy, for the Filipino people.
kung sobrang narrow-minded yung ating economic managers. So para sa amin, sana magising, stop believing their propaganda, take the urgent measures needed to save the economy, to save the people. Okay, thank you. Now for your prognosis, Dr. Ted Elbosa. May diagnosis. Prognosis. Ang isang crisis like a pandemic brings out all either opportunity or disaster. Eh, sa atin, lumabas yung mga weaknesses ng ating health system that we need to correct. Ako, to me, that's a good thing. Kasi malinaw sa lahat ng tao, hindi lang sa aming mga doktor, na merong weaknesses yung health system at kailangan palakasin. Siguro, isa sa pinakamagandang sinabi niya, yung mag-create ng parang department o disease prevention ba or disease surveillance, yung parang CDC-like. Ako, importante yun eh. Nakita nyo naman nangyari sa Amerika eh. Parang pinahina yung CDC. Nagkaloko-loko sila lalo. And the strongest country in America. Tayo naman, wala tayong ganun. We need to build one. I think hindi ito ang huling pandemya. Hindi ito ang huling health issue na magiging problema na pati ang kalusugan at ekonomiya ay maaapektuhan sa lahat ng tao. Mawawalan ng trabaho. Kailangan masolusyonan at ma-prevent actually. Hindi dapat solusyon ang tinitingnan natin, prevention. Kagaya ng ginawa ng mga Vietnam at ng ibang bansa, Taiwan, di ba? Kaya ang bababa ng numbers nila. So yun, magandang pananaw sa lahat, yung health for all, at palakasin ng ating parts of government, legislature, executive, and the justice system na lumakas ang ating access to health, universal healthcare for all. Yun. Okay, thank you very much. I would like to end our program by saying thank you to our resource persons, kay Jerry Bernabe, kay Dr. Ted Elbosa, kay Attorney Efraim Cortez, kay Congressman Carlo Zarate, kay Sunny Africa. Hindi nakasama si Tong Pakasum for nagkaroon yata ng konti problema. Pero I'd like to end by quoting some things. Una, every person matters. A fundamental concern for others in our individual and community lives would go a long way in making the world a better place we so passionately dreamt of. Number one. Number two, I learned that to humiliate another person is to make him suffer an unnecessarily cruel fate. Even as a boy, I defeated my opponents without dishonoring them. And these quotes are from a man named Nelson Mandela. So thank you very much. Have a nice day. We'll have more discussions sa mga susunod na panahon. Thank you. Please stay safe. God bless us all. Thank you.